Pinagpaga natin ng Diyos sa lahat ng mga biyayang parang sa ating mga buhay doon, nalulugod at natutuwa ang Diyos kapag sa ating mga buhay pinagpapala tayo ng Diyos at yun po niya kinikilala na ang Diyos ang nagkatalog ito sa atin. Amen. So bago tayo magpatuloy, tayo nga po isang magaling na tumayo, ipo po at tayo magpagalangin sa O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yala, lumalapit sa iyo na nagkakaisang puso, isang isip, isang diwa. Na sa hapon po ito, Diyos, ay mangyayari ang nais at kalooban po ninyo. Na kami nagkatipon sa tahanan ito ni Edward at ni Rhea upang kilalanin ka po namin na Diyos kang nagpapalat, nagbibigay biyaya sa mga anak mo wala sa iyo. At sa hapon po ito, Panginoon, maraming salamat at alam po namin na kasama ka namin sa pumakita ng iyong Espiritu upang bago po namin ialay ang hiyantog at tahanan ito sa iyong paanan ay marinig po namin ang mga salita mo na magiging gabay, patubay at patutunan ng bawat isa sa amin walang magkasawa nito na pinagpala po ninyo ng tahanan ito, God. Sa hapon po ito, sa lahat po ng namin gagawin, ikaw lamang po siya magkakila, ikaw lamang siya paparangalan, at wala nang iba, sa pangalan ni Jesus, ang Lord Jesus, amen. Manatili po tayo mga tayo, tayo na with this our redeem, so that we bring sacrifice of praise. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. Bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices. Ang po ng pagbuhay, pasalamat, kagulatian, karangalan, ay alay at ang po namin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Yesu Cristo, at ang lahat ng magsabi ng amin. Amen. Amen. Sumasangalim kayo sa mga salita ng Diyos na aming sinasabi sa iyo, Diyos, sa mga tanong na ibigay namin sa inyo. At papatuloy na tayo, sabi ng salita ng Diyos, Diyos, sa aklat ng mga awit, 127 verse 1 and verse 2. Ganito po ang nakasulat. Kasan na si Edward? Edward! Ayoko tatapas. Okay, ganito ang nakasulat. Makinig kayo. Sa aming Panginoon, maliban itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang nagsigawa ang nagtayo. Maliban ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhan ang gumising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibang maaga at magpahingang tanghali at magsikay ng tinapay ng kapagalan sapagkat binibigyan niya ngayon ng pagkakatulog ng kanya. So po yung pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ito isang salita ng Diyos na dapat natin panawain ang kiliking paniwalaan sa buhay ng bawat isa. At kapag sa ating mga buhay, ay nagtatayo tayo ng bantayo, pundasyon ng isang tahanan. Dapat,
salita sa iyo dahil yun ay biyaya ng Panginoon. Amen. Kasi kapag ang bahay na iyon ay basta itinayo lamang sa amin ng Panginoon, yung nagtayo no, sa amin ng Diyos ay wala. Say, yung basbas, yung biyaya ng Diyos ay hindi daratal o hindi darating sa taka ng iyon. Kapag sa buhay ng pagkasawa hindi na-appreciate yung biyaya o yung tahanan na naitayo ngayon ay biyaya ng Diyos para sa kanila. Kaya nga po yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Magiging walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kapag sa ating buhay ay hindi natin kilala, tinanggap ang Diyos sa ating buhay na siya ang dahilan kaya tayo napagpala ng ganyang kalagitahan at ito'y mag-iya. Ibig sabihin, sa ating buhay na ito, ang Diyos ay hindi natin pwedeng pagmalakihan sa ating bagay. Kasi lahat ng sa atin, wala sa lakas, hininga, kaisipan, karunungan, o lahat ng ating pinatakilig, maging ang iyong mga magulang, ay mula sa Diyos Lord. Amen. Kaya dapat natin pasalamatan yun. Dapat natin tangkilitin yun na mula sa Panginoon. Kaya napaka parlad ninyo. Bakit? Kasi you appreciate God for everything that God has given to you. Pero napakaina, ano, maging yung mga titira sa isang tahanan ay malaman nila yung panitunan gabay na salita ng Diyos para sa kanila. At ganito naman ang sinasabi. Sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng mga awit 1:28, at una ito'y para sa Edward. Sabi ng salita ng Panginoon, dahil ang lalaki, siya ang ama ng tahanan. May tatawag siyang kapalat kung anya na siyang bataya ng ating paniniwala at pagkakilala sa Panginoon. Okay? Bakit? Kasi yun ang siyang itinakda ng Diyos ano, na buhay sa isang pamilya. Pero maunawaan ninyo na bawat isa ay mayroong tutukoy na responsibilidad.